Energy na ba ang lahat? Ang pinakasigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Ito ang number one, 06.7 Energy FM. Sabay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus, tama, sigip. Okay, yeah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na, at isigaw mo. Same, same, pero iba. Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gusto ko lang pong humingi ng advice mula sa mga panggapo natin. Kasi hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. We've been living in together for 5 years now. Masaya naman po kami, lalong-lalo na nung una. Mahal naman po namin ang isa't isa. At nararamdaman ko naman po ang efforts niya pagdating sa akin. DJ Lindsay, for the past 2 years ng aming living in together, minsan po, walang nangyayari sa amin. We barely have sex kapag magkasama kami. Kapag inaaya ko po siya, palagi siyang tumatanggi sa akin. Pagod, wala sa mood, inaantok daw siya. Lagi siyang ganyan. Mas gusto niya palaging solo lang siya. Pakiramdam ko, DJ Lindsay, hindi na niya ako gusto. Pakiramdam ko po, hindi na ako ganun ka-attractive sa kanyang paningin. Nakakababa po ng self-esteem, DJ Lindsay. Dumating na po sa point na kine-question ko yung mga kaibigan ko. Saan ba ako nagkulang? Ano bang kailangan kong gawin? Kasi nasistress na po ako. At araw-araw, inaatake na po ako ng anxiety. Madaming beses na po naming pinag-usapan pero wala naman pong resolution, DJ Lindsay. Iniisip ko, baka meron siyang iba. Baka meron na siyang ibang mahal.
Baka may ibang nakakausap, ibang nakakasama. Kasi paulit-ulit na lang po naming nagiging problema ito. Hanggang sa hindi ko na po kinaya talaga, DJ Lindsay. Di ko na po napigilan ang sarili ko. Umiyak na po ako sa harap niya. Habang sinasabi ko lahat ng sama ng loob ko. Pakiramdam ko po. Dahil palagi niya po akong nire-reject kapag gusto ko pong gawin yon with him. Eh, nafo-fall out of love na po ako. Kasi palagi niya po akong hindi pinagbibigyan. Sinusubukan naman po naming ayusin, pero pakiramdam ko, huli na ang lahat. Gusto ko pa sanang kumapit, pero sobrang sakit na. Sa lahat po ng nakikinig, this is not all about sex or lovemaking. Gusto ko lamang pong ma-feel yung dating connection naming dalawa. Nakikita ko naman po yung efforts niya ngayon. Pero kapag ginagawa na namin, hindi na po ganun kasaya. Hindi na po namin na itutuloy. Or hindi na po namin natatapos kasi pakiramdam po namin, hindi na kami compatible para sa isa't isa. Siguro dahil ang dami ko na rin sama ng loob na tinago. Kaya feeling ko, magkaibang tao na kami. DJ Lindsay, kung meron po kayong advice, gusto ko po sanang marinig. Pero sa totoo lang, gusto ko lang po talagang maglabas ng sama ng loob. Kasi hindi ko na po kaya. Thank you so much, DJ Lindsay, and more power sa Lihim ng Liham. Ako po si Annie. At ito po ang lihim ng aking liham. Check your time. 9:18 na po ng nagmamagandang morning. Nagising kayo sa kwento feeling ko, B. Huwag kayo magpanggap dyan. Wait lang ha, buksan natin yung ating yung facebook.com/energyfm1067. Pwede kayo mag-comment. Alam ko marami na naman kayo mga side comments dyan, mga side chika dyan. Parang yung mga nandito sa harap ko ngayon. Bigla silang napapaltok nung narinig nila yung kwento. Sandali ka lang dyan, B. Magbabasa ako ng mga comments natin maya-maya lang ng konti. O, hindi na ninyo nirespeto yung mga bulaklak. Ay, tamang-tama pala sa kwento natin yung mga bulaklak ko sa katawan, B. Oo. Kasi ang bulaklak ni Annie ay nalalanta na. Oo. Kulang sa dilig si Annie, girl. Ay, nako. Hello po muna sa lahat. This is Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan. Aminado naman po tayo dyan, pero meron kang mararamdaman. Ow! Hoy, ano ka ba? Kahit
pa paano, importante kaya sa mga relasyon yan, yung, you know, yung mekas-mekas, mga jugs-jugan part. O, sa totoo lang ha. Oo, yung mga bata na nakikinig yun, medyo i-close mo na yung mga tenga ninyo, no? Pero ang katotohanan ng buhay kasi kapag halimbawa, mag-asawa kayo, tapos matagal na talaga kayong together, alam mo yung hinahanap mo na intimacy with your partner, very, very important yan. Kasi dun sa part na yon parang you share each other's spirits and souls, ganyan na. Maaring hindi maintindihan ng mga tao na, alam mo yon hindi pa naka-experience ng long-term relationship at saka ng serious relationship. Ganyan. Kasi alam mo, yung, anong tawag dito, yung pagiging close mo dun sa tao, yung one, being one with that person na mahal mo, parang nakakamit mo, nakakamit? Gusto mo yung nakakamit? Nakukuha mo lang yon kapag, di ba, nag- Memekos-mekos nga, naglalato-lato kayo, di ba? It feels different kapag nakipaglato-lato ka sa hindi mo mahal versus dun sa mahal na mahal mo na tao. It feels, makatango naman yung nasa harap ko dito. Nakaano ako dito, di ba? Makatango naman. Hoy, hindi pa po pwede. Anyways, it feels really different, no? Doing it with, you know, the person you love and the person na wala lang, casual ano lang na gagawin mo yon. Kasi, kumbaga, dun yung nasi-share yung energy ng isa't isa eh. Kasi after nun, di ba, marirealize mo yung mga bagay na, alam mo yon, dahilan kung bakit kayo together, ganyan, yung feeling of para kayong nakokoryente because, alam mo yon, pareho nga kayong in love sa isa't isa, ganyan. Yung feeling of oneness and one with each other, yun yung pinaka sinisave mo doon, yung pinaka reward mo after doing it. Pero kasi kapag casual mo lang siyang gagawin, kapag hindi mo mahal yung isang tao, di ba? Parang after mo gawin yon, sige na, fly song ka na, alis ka na, may lakad ako, ganyan, di ba? Pero yun nga, dun sa kwento nitong si Annie, siguro kailangan mo siya talagang kausapin. Kasi ako naniniwala ako kung sa grounds nga for annulment, nandyan yung chorva-chorva na yan . Hindi ako nagbibiro kapag hindi na naibibigay ng asawa mo yung kinakailangan mo, yung mga pangangailangan mo. Dahil, naku, baka mamaya meron tayong matapakan dito na salita at may mag-comment na abogado sa atin, di ba? Ayaw natin yan. Hindi yung kapag hindi na niya naibibigay, yun na lang, in general, yung pangangailangan mo bilang isang babae or bilang isang lalaki. Ground yon, isa yon sa mga grounds na pwede kayo magpaanal or maghiwalay. Kaya dapat, kapag hindi nyo yun naibibigay, yun nga, hindi kayo nakakapag-mekos-mekos because ayaw nung isa. Ako, I'd like to believe that it's a strong ground din sa magkakarelasyon to break up kung hindi ninyo talaga nakukuha yung, alam mo yun, sinasabi mo sa kanya, di ba, yung ina-address mo na needs mo. Kasi alam mo naman, magkakaiba naman talaga ang love languages ng tao. Diyan ako naniniwala. At kung hindi nami-meet nung isa or hindi na ibibigay nung isa yung love language mo, kahit ilang beses mo nang sinabi sa kanya yan, kahit umiyak ka na sa harap niya, eh siguro time to fly na, time to go na, di ba? Lalo na magkarelasyon pa lang naman kayo o hindi pa naman kayo kasal, sabi nung iba, ano na DJ Lensay, live-in na po sila. But still, di ba? You can still, you know, go and leave. Lalo na kung hindi ka na masaya. Kasi, kung kapag hindi ka gumawa ng paraan ngayon bilang magka-live-in pa lang kayo, balang araw, saan din naman pupunta yan? Magkakaanap din kayo. Tapos hindi ka masaya sa buhay mo. Di ba forever ka nang parang feeling hell, di ba? Dahil mas pinili mong mag-settle kesa umalis or mag-leave, di ba? So sayang naman yung buhay. Wow! Oo. Feeling ko nga, sabi din naman ng iba, ng mga nakausap ko before, baka nga naman may mga rason or may mga naging issues sa relasyon kung bakit nawala yung intimacy, ganyan, or nawala ng gana yung lalaki doon sa babae. Baka one time niloko na nung babae yung lalaki, automatic, mawawalan talaga ng gana yung lalaki. Diba? May trust issues, ganyan. O di kaya naman, alam mo yon, may mga naging problema, no? Laging may problema, kaya nawawala. Parang feeling mo nagde-drift away yung partner mo at hindi na siya nagiging intimate with you, di ba? So yun yung isa sa mga rason, di ba? Yun yung isa sa mga reasons or considerations, di ba? Kung ba't nawawala ng gana yung lalaki. Yun nga, so love language, baka nagkaroon ng infidelity issues, ganyan, kaya nawala ng gana yung lalaki. Or alam mo, para sa iba kasi maliit na bagay, pero para sa iba, malaking bagay yan, big deal yan. Parang it is as big deal as gusto kong magkaanak or ayaw kong magkaanak. Diba? Para sa iba, big deal yun. Para sa iba, hindi siya big deal. So, depende lang talaga kung paano i-view ng mga tao yan. Pero ako, masasabi ko lang, no, kung hindi ka na talaga masaya at hindi talaga na ibibigay, diba? Then leave.
Kung gusto ninyo, magpa-therapy kayo para mas ma-rekindle ninyo yung, you know, yung mas gumanda ulit, yung pagsasama ninyong dalawa. Wow! It's all about, you know, taking steps. Kahit baby steps lang yan para ma-save yung relationship ninyo. Huwag ninyong madaliin, actually. Kasi, or baka naman may addiction yung lalaki sa nyorn. Baka may, kasi ganun kaya nawawalan siya ng gana sa partner niya. Kasi sabi niya, gusto niya lang daw ng solo performance, ganyan. So baka may addiction siya doon sa nyorn, kaya nawawalan na siya ng gana doon sa partner niya. Kaya nga, di ba, ang sinasabi ng mga espesyalista pagdating dyan, if you wanna be intimate and close to your partner, eh dapat di ka nanonood ng mga ganyan. Si kuya, oh, tutok na tutok si kuya. Mga ganyang usapan, kuya, ha? So, yun lang. Baka nga may mga maliliit na bagay na kailangan mong kuting-tingin, no? Like, meron ba siyang addiction? Meron ba siyang problema na hindi niya na-address sa'yo? Diba? Or baka naman, ikaw din, kailangan mo rin step up yung game mo. Baka naman mamaya kapag inaaya mo siya, di kaya naman kapag kinakalabit mo siya, baka hindi ka pa naman naliligo. Ganyan. Eh, pawis-pawisan. Baka naman mamaya pag dadating si hubby eh, hindi ka, alam mo yon, yung itsura mo, parang, te, yung totoo, wala pa tayong anak, pero, te, parang, kung ano-anong gera na yung pinagdaanan mo, diba? Kaya alam mo, very, very important na attractive pa rin yung mga babae sa mata ng mga lalaki. Same as yung mga lalaki, dapat naman mag-ayos din kayo, no? Para naman maging gwapo kayo sa paningin namin, no? Ganyan. So, alam mo yun lang naman yung para sa akin. Diba? And lastly, pag-usapan nyo yan talaga. Kasi kayong dalawa lang naman na makakaayos niyan. Ang end point nito is that how much you love each other. Kasi kung alam ng partner mo na meron siyang hindi na ibibigay or napoprovide sa'yo, like meron siyang hindi nagagawa na gustong-gusto mong gawin, te. Gustong-gusto mong gawin, gigil na gigil ka na pero wala kang magawa, ganyan. Dapat umefort siya eh. Kahit hindi niya gusto yun, kahit hindi niya love language yun, eh yun yung love language mo. So dapat may mag-adjust. Dapat mag-adjust din siya. Dapat gustuhin niya yun kahit papaano, di ba? Always meet halfway, di ba? Kahit papaano. Pero in the long run, kung hindi talaga kayo ganun, hindi nyo talaga makip yung happiness na yun kasi sabi nila, hindi din maganda yung lagi kayong meet halfway kasi pagdating ng panahon, lalabas at lalabas pa rin kung ano yung pagkatao mo, kung ano talaga yung gusto mo, na hindi na po pwede yung halfway lang, dapat all throughout, di ba? So, nasa pag-a-adjust yan. Kung siya na talaga yung gusto mong makasama for the rest of your lives, dapat baguhin ninyo yung ways ninyong dalawa, di ba? Dapat mag-adjust kayo sa isa't isa. Kung hinihingi mo sa kanya na dapat everyday may mangyari sa inyo, baka naman pwedeng 3 times a day lang or twice a... Hindi pala, mga thrice a week lang or twice a week lang, te, di ba? Meet halfway, ganyan. Kasi kung talagang mahalin niyo yung isa't isa, di ba? You'll care for each other, mag-a-adjust kayo, at yung happiness ng partner nyo will matter to you, di ba? O sabi ni TPC, hi Annie, good morning sa lahat. Try mo siya ipacheck upang malaman mo baka diabetic siya. Kasi ganyan ang diabetic, di ba? Walang gana or baka naman boy na ang gusto niya. Oo. Ay, ang dami mo na namang ano dyan. Conclusion dyan, TPC. Oh, sabi ni Ate Rosie, I'm late again. Good morning, beautiful Lindsay. Sabi ni Janet, ika nga, love yourself before loving somebody else. Sabi naman po ni Jovi Manglangit, hello po, good morning. Watching from Qatar. Hi sa mga OFWs natin dyan sa Qatar. And sabi naman ni Jeff Oliveros, Ate girl, kulang lang yan sa imagination para ganahan kayong dalawa. Mag-role-playing kayo. Example, rider, si Mister, biglang tatanggap ng parcel ng nakatuwalya lang. Grabe naman talaga yung imagination ninyo, nakakaloka naman talaga. Dinamay nyo pa yung ano, yung mga riders dyan. Hello po sa mga riders na nakikinig sa atin, no? Sabi ni GJ, lagyan mo po ng... Huwag tayo mag-promote. Huwag yan. Pero sige, thank you for your comment, GJ. Sabi naman ni Arch, bago ka mag-jump in tong conclusion, alamin mo na lang muna kung bakit siya nagkakaganon. There may be a variety of reasons why. Baka nahihiya siyang mag-open sa'yo. There may be a medical issue, di ba? Preventing him to perform to the fullest, ganyan. Baka parang merong mga intimacy issues na dapat ma-address on his end din, di ba?
intimacy is a big part, but not everything in a relationship, diba? Nevertheless, a clear and open dialogue is necessary to preserve it, diba? Very well said, friendship. Sa lahat ng pagkakataon, nagmamatter yun, di ba? Kasi there will be a time or tatanda rin tayong lahat. May mga pagkakataon na di na natin kayang makipaglato-lato, jumugsjugan part, ganyan. Kasi masasakit na yung balakang, ganyan. Kaya yung likod, aray ko, yung mga matatanda, di ba? Ay ko, ganyan. Di ba? So darating yung pagkakataon na hindi na magmamatter yun. Pero as long as sa ngayon nagmamatter siya, feeling ko problema siya that you have to put a solution to, di ba? Kailangan ma-address yung problema na yan. Okay, mag-usapan ninyo yan. Sabi naman ni John, baka po nasa lugar kasi. Uy, pwede din ha. Minsan kasi kailangan nyo maging excited sa lugar kung saan nyo gagawin yung pagmemekos-mekos ninyo. Oo, di ba? Mahirap din naman yung lagi na lang doon. Lagi na lang sa sasakyan. Hi! Palagi na lang sa ano, di ba? Iba-ibahin nyo rin, di ba? Basta kasi laging dapat may variety, di ba? Hindi yung palagi na lang ganyan, palagi na lang ganyan. Naku, baka mamaya may masabi ako dito eh. Mga KBP ako nung wala sa oras. Sabi naman po ni Ate Feli Katapang, pag-usapan na lang po kung ano po ang problema ng bawat isa para magkaunawaan po kayong dalawa. Sabi naman ni Emma Santos, ganda mo po. Lots pa shoutout man po watching here in Abu Dhabi, UAE. Hello sa mga taga-UAE na mga Pinoy na nakikinig po sa atin dyan. And saying good morning kay Rosemarie Batika at kay Ate Yoli Ruiz and kay Winifredo Sarmiento. Good morning, DJ Lindsay. So yun lang naman ang masasabi ko. As long as sa tingin mo kailangan mo yon, then you have to address that there is actually a problem sa partner mo. Ngayon, kapag hindi siya nag-adjust, may problema nga talaga kayong malala, di ba? Pero kapag nag-adjust naman siya, huwag mo naman siyang madaliin, huwag mo naman siyang biglain na, hindi naman ganyan yung gusto ko eh. Kasi ang importante, nag-e-effort yung partner mo para ma-meet yung mga bagay na gusto mo para sa relationship ninyong dalawa. Effort lang po ang solusyon dyan. And, you know, trying to understand kung ano yung kailangan ng isa't isa para mas tumagal kayo. At para, di ba, masabi ninyo talaga na mahal nyo yung isa't isa. Aww. Ang sarap kaya na may intimate moment kayo ng partner ninyo. At saka, it's actually healthy ha, lalo na sa mga lalaki. Sabi nila, dapat twice a week daw ginagawa yan ng mga lalaki. For your prostate health. Ay, taray. Close your eyes, make a wish, and blow out.